Masayang sinalubong at tinanggap ng mga Kalinga ang bumisitang Batang Tondo sa lungsod ng Tabuk. Kaya nagtataka ang pambato ng Aksyon Demokratiko kung saan galing ang kwentong Solid North na buto. Hindi ko alam kung yung by urban legend o ano. Basta ako, masaya ako, yung mga tao, binibigyan at pinapakitaan na lang kami ng mainit na pagtanggap. In fact, as you can see here, in this region, no, makikita mo, napakakonti ng populasyon dito. Pero kahit ano pa, nagsama-sama sila o nagpaparamdam sila na welcome tayo dito sa Kalinga. Sa kanyang pakikipag-usap, sinabi ni Mayor na pangunahing nireklamo ng mga Kalinga na dehado sila sa imported rice dahil may bigas naman silang sariling ani. Kaya pangako niya kung palaring maging pangulo, papaamyendahan niya ang rice tarification law. Pahirapan natin na mag-import ng walang pakundangan, kundi doon tayo gagamitin natin yung kakayanan natin bilang estado sa quality ng mga produktong imported na ito. So doon, dadaan sila sa butas ng karayo. Nang tanungin kung anong plano niya sa Nakatenggang Bataan Nuclear Power Plant, anya, hindi niya papayagang paandarin pa ang planta na bukod sa luma na ang teknolohiya ay di na gamit kahit minsan dahil sa mga nakitang depekto na maaring magdulot ng peligro. Yung nuclear power plant sa Bataan, gagawin ko siyang Silicon Valley. Kasi sayang naman pag-aari ng gobyerno, let's make use of it but not for creating power source via nuclear. No, kasi kawawa mga taga-Bataan. Sa lugar ding ito, nanawagan si Mayor Isko na huwag gamitin ang mga simbahan sa pagdaraos ng mga aktibidad sa kampanya. What is abnormal is the House of God became the rally point or rally area. Nandoon ang mga poster, nandoon ang sigawan. Sana huwag natin gamitin na rally area yung loob ng simbahan. Katoliko rin po kami, hindi lang po kayo ang may-ari niyan. Sa kabila ng suportang pinaramdam ng mga Kalinga, umaasa pa si Mayor Isko na sana suportahan siya ng Pangulong Duterte. At nangangarap siyang samahan ng Pangulo kapag sumibad na ang kampanya sa lokal na halalan sa Petsa Marso 25. George Carreño, ABS-CBN News, Kalinga.